Mga ka-tax, magandang panahon sa inyo. Ang topic natin ay very nice, very good. Ha? Common mistakes in accounting importation. Ang daming problema na nangyayari tungkol sa importation. Apat po yung basic common mistakes na ginagawa hindi lamang ng importers, kung hindi kasama na rin po yung kanilang bookkeepers, accountants, at consultants. Ang objective ko po ay matulungan itong accountants, bookkeepers, at consultants. Number one, malaman yung apat na common mistakes o yung basic mistakes sa importation. Yan po yung topic natin. Ano? So, mag-upisa na tayo. Ano po ba yung mistake number one? Ayan. Yan po yung mistake number one. Ha? Misunderstanding the trade name. For example, ano po ba yung FOB? Ayan. Kadalasan pag may importation, ang kontrata ay FOB. Tsaka ko na ho i-discuss pa yung lima o anim na terminology pagdating ho sa importation and exportation. So kapag ikaw nag-import, yung seller sa ibang bansa, sasabihin sa'yo, o sige, FOB tayo ha. Eh ano ho ba yung FOB? Freight on board. Ibig sabihin, ang responsibility nung foreigner na seller ng goods na ini-import nyo ay hanggang makita niya na yung goods ay mailapag doon sa warehouse ng isang shipping company. Warehouse, ibig ko sabihin ng warehouse ng shipping company, mismo ho yung barko. Kasi sa mga barko, may mga warehouses ho sa loob yan. So, ipapasok ho doon yung kargamento na para ho sa inyo, na in-import nyo. Pagpasok ho doon, ibig sabihin, wala na siyang responsibility doon sa goods o yung sa merchandises na ini-import nyo. Ibig lang sabihin, in other words, ay kayo na po ang may-ari noong binibili ninyong merchandise. So, terminology. Sino namin may-ari pag FOB? Kayo na po pag yung merchandise, ito ho yung barko, na ikarga na ho sa barko yung inyong merchandise. Kayo na ang may-ari. Second, ha? FOB, who owns the merchandise? Yan ho yung diniscuss ko. Second mistakes, ayan. Ha? Misunderstanding the valuation. Okay. Siyempre po, bago kayo mag-import, sasabihin ng inyong seller, o padala ka sa akin ng LC. Siyempre, magpapadala ka ng LC sa kanya. Siyempre, pag pinadala mong LC, lalabas ng Pilipinas yung LC, tong, yung pera. Yung pera lalabas sa Pilipinas, pupunta ngayon sa ibang bansa. Nasa kanya na ngayon LC. So, pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin doon sa LC. So, ngayon, siyempre, ang napagkasunduan yung presyo, halimbawa, 1 million pesos. Huwag na natin ilagay sa US. 1 million pesos. So, yung the same, ayan, ito. Ito kasi yung problema, ayan. Yan ang problema. So, kung 1 million yung merchandise ninyong ini-import, pero yung record ng Bureau of Custom, yung the same merchandise ay may value ng 1.5 million pesos. Sasabihin ng Bureau of Custom, sige, itatax ka namin sa 1.5. Kasi hindi kami naniniwala na yung merchandise na yan o yung goods na binibili mo o ini-import mo from abroad ay 1 million lang ang presyo. Wala kang magawa, dumating na yung goods, hindi mo beyond your power na yun. So papayag ka na, sige, lagay mo na lang dyan 1.5 million yung valuation ng goods. Pero sa totoo, sa totoo 1 million lang 'yon. So doon ho nagkakaroon ng problema. Ilalagay mo ngayon under the penalty of perjury sa import entry declaration mo 1.5 million yung valuation. Pero yung actual cost is 1 million. Siyempre, ilalagay mo sa yung libro 1 million, hindi 1.5
million pesos. Yun po yung pagproblema minsan ng mga importer. Mistake number 3. Ayan. Misunderstanding the process. Ito po yung process. Okay. Ayan po yung process. Ha? Didiscuss ko sa inyo. So, ang process po natin ay, okay, ito po ha. Nagpadala ka ng LC. Pag nagpadala ka ng LC, definitely, ire-record mo na yan sa libro mo. Okay? Ito yung libro. Yan. Ire-record mo sa libro yung pinadala mo. Siyempre, ang recording mo dyan, meron kang receivable doon sa seller from abroad. Once na yung seller sa abroad ay isinip na yan. Sinip. Ayan. Iyon na yung good. So, ire-reverse mo na yung receivable sa libro mo. Gagawin mo na siyang purchases mo. Ayan. Ayan. So, pagdating ng Bureau of Custom, yung purchases mong yan, may record ka naman, magbabayad ka ng tax. Ang ire-record mo sa Bureau of Custom, kung ano yung binayad mong tax. E ano ba yung binabayad yung tax sa Bureau of Custom? Dalawa. Yung value-added tax at saka yung custom duties and taxes. Okay. So, ang basis ngayon ng Bureau of Custom dito sa... Ayan niya, itong katatapang ko, no? Ito, toto. Ang basis niyan ay yung 1.5 billion. Pero binili mo siya ng 1 million. So, dito, 1 million sa libro mo, Bureau of Custom, ayan, 1.5. Siyempre, dadalhin mo yan sa warehouse mo. Ito yung warehouse mo, yung goods. Okay. Yun yung misunderstanding, ha, sa process. Now, misunderstanding number 4. Misunderstanding the reporting. Mistake number 4. Oh, ito po yung reporting. Ayan. Ito. Ire-report mo na ngayon sa BIR. Ayan. Dalawa ho yung klase ng report sa... Ito makikita nyo, value added tax to eh. Return 2550M, 2550Q. Okay? So, ano ilalagay nyo dito? Siyempre, sa Bureau of Custom, ang basis ng VAT mo ay 1.5 million. Natural, 1.5 million ang ilalagay mo dito. Dito naman, ang basis mo, value mo, 1 million. So, ilalagay mo sa tax return, 1 million. Kaya lang itong BIR website o yung EBIR form ng BIR, may sariling utak, nagko-compute eh. Actually, bawal po yun. Encroachment po yan. Ha? Nakikialam ka sa ilalagay na information ng taxpayer dun sa kanyang tax return. Bawal po yan. I-discuss ko later on yan. So, mangyayari, hindi papayag ngayon yung BIR form na ilagay mo ay 1 million, which is yung actual cost mo. Gusto ng BIR form na 1.5 million ang ilagay mo. Kasi corresponding yun dun sa VAT na kinolekta ng Bureau of Customs. Yun po yung problema o mga mistakes. Ang technique po dyan, ituturo ko sa inyo sa susunod kong video. Ano ho ba ang tamang recording? ETM. Ano ang paano ang tamang recording? So, detail by detail, process by process, ay ituturo ko yung tamang tax accounting. Okay? Tamang tax accounting entry from letter of authority, from FOB, hanggang sa Bureau of Customs, hanggang sa makarating ka. Saan? Sa 2550Q. Oh, panoorin mo susunod kong video ha. Pero bago yan, meron akong pakiusap sa iyo. Pwede ba paatingin mo yung kakilala mo? I-share mo tong video sa kanya, lalo na kung importer siya, no? I-share mo ito. Paatingin mo siya sa home-based negosyo, making money out of nothing at all. Bibigyan ko siya ng computerized books of accounts para maiwasan na po yung violation checklist ng tax mapping. Ayan, mabayaran natin ng tama yung buwis natin at maiwasan ang violation checklist sa tax mapping. Marami pong salamat. Maraming salamat.